Hi guys! It's Online Rakitero again. And kumusta po at isang mapagpalang araw po muli no, sa ating lahat. Especially po doon sa mga bago dyan dito sa ating YouTube channel. For this video po ay gusto ko lang i-share sa inyo itong bagong balita po kay cryptocurrencies dito sa Pilipinas. And as you can see dito sa ating screen, sabi dyan, incoming BSP governor daw, or yung BSP is Bangko Sentral ng Pilipinas, not keen on cryptocurrency. So, ito nga, no? Itong magiging bagong governor ng Bangko Sentral ng Pilipinas ay parang, no? Hindi fanatic or parang ayaw dito nga sa cryptocurrencies. And sabi dyan, incoming Bangko Sentral ng Pilipinas, Governor Felipe M. Medalla is not keen on regulating cryptocurrencies, sabi niya, dismissing the virtual asset as based on the greater fool theory. So ito po yung ang sinabi niya mismo, no? So not keen on regulating cryptocurrencies, that is number one. So parang dahil siya ang magiging governor ng Bangko Sentral ng Pilipinas at dahil ayaw niya by cryptocurrency, so mukhang malabo na nga na ma-regulate po ang cryptocurrencies dito sa Pilipinas, no? And I'm sure, no, parang 90 to 10 na yan, 90% ay mukhang wala na nga plano or mukhang hindi nga mangyayaring ma-regulate si cryptocurrencies. Next is sinabi niyang greater fool theory daw ang cryptocurrencies. Actually, may nabasa po ako sa Facebook, no, tinawag niyang mga tanga yung mga nasa crypto. Okay, imagine that guys, ng mga tanga daw ang nasa cryptocurrencies kasi ayun nga, sino ba daw ang bibili ng mataas na yung presyo ng cryptocurrencies? Tapos pag may bumili, saka palang tataas yung presyo at yung bumili nga ay mas tanga dun sa bumili. So parang ganun po yung kanyang theory. So ganun po ang cryptocurrencies para sa kanya. And sabi niya rito, every Bitcoin buyer that I know does not use cryptocurrency for anything. The only reason you're using this is you think somebody else will buy it from you at a higher price. That's a very scary investment. So imagine that, tinawag niya rin very scary daw ang investment din. So nakakatakot ang mag-invest sa cryptocurrencies. And sabi dyan, Mr. Medalla said during a virtual roundtable discussion with Business World editors on June 14. So ito yung sinabi niya nga, it's greater fool theory. So mga tanga daw ang bumibili ng cryptocurrencies. Kasi ayun nga, sino ba naman daw or bibili ka ng crypto, tapos syempre maghintay ka na nawa tumaas yan. And para tumaas nga ang presyo ng cryptocurrencies, kailangan may bumili. So kapag bumili, may bumili sa mataas na presyo, saka palang tataas yung presyo. So parang ayun nga, parang lokohan lang daw to para sa kanya, no? And sabi dyan, Mr. Medalla, currently a member of Monetary Board, said cryptocurrency is based on the greater fool theory nga. The theory goes that a market player can make money buying overpriced items if there is a greater fool. Tinan mo dyan, kung merong parang mas ewan daw, no? Mas parang fool. So that wants to purchase it at an even higher price. So parang ganun nga ang nagiging concept ng cryptocurrencies, no? So nung una ko siyang binasa, parang malapit, no? Parang totoo nga naman yung sinasabi niya. Kasi sa totoo lang, para tumaas nga ang presyo ng cryptocurrencies is kailangan maraming bumili, no? At pag marami ang bumibili, mas sumataas yung presyo. So syempre, pag bumili ka and then mag-uup ka na tumaas ang presyo. And para tumaas ang presyo, kailangan may bumili. Eh syempre, pag bumili ka, tataas ang presyo, mataas na yung presyo. So, yung bibili ay nasa mataas na presyo. So, yun yung sinasabi niya daw, no, na parang naglulokan nga lang daw sa cryptocurrencies, no. Ito yung para sa kanya, guys. Mr. Medalla noted that cryptocurrency is valuable for people who want to hide their money from the government. Ito pa, dinagdag niya pa. Na yung mga nagki-crypto lang daw ay yung mga gustong magtago ng pera nila sa gobyerno. Okay, so kung iintindihin nyo guys, no, yung mga statement niya, talagang 0%, no, nasusuportahan niya itong si cryptocurrencies dito sa Pilipinas. Ganun po ang mangyayari dyan.
And wala tayong magagawa, of course, no, sila po kasi ang nasa position and we cannot do anything about that, but of course not mag-comply, sumunod sa mga gusto po nila. Okay? And sabi niya, the BSP does not regulate cryptocurrency itself, but has guidelines on virtual asset service providers. So, ang mangyari, parang hindi nila papakailaman si cryptocurrencies, no? Kasi, ayun nga, parang lukuhan nga lang daw ang cryptocurrencies. So, hindi nila papakailaman yan. Hindi nila i-re-regulate yan dito sa Pilipinas. So, ibig sabihin, kahit anong crypto, hindi magagamit dito sa Pilipinas. Hindi magagamit pambili, hindi magagamit for exchange na kung ano-ano. So, that is period sa kanila. Pero, ito guys, no? Meron silang guidelines on virtual asset service providers. So, ang papakailaman nila, hindi si crypto, kundi yung nagpo-provide ng crypto exchanges like Binance ka. Now, so, si Binance, siya ay isa sa mga virtual asset service providers. So, sabi dyan, under the rules, entities that engage with virtual assets are required to secure a license from the BSP. So, makikita naman natin na mukhang may pag-asang ma-regulate si Binance. No, kasi syempre, nag-provide siya ng services. So, syempre, siya yung kukuha ng lisensya. Okay, so sana na-get you guys yung sitwasyon dito. Si cryptocurrencies, hindi ma-regulate. Ibig sabihin, parang hindi susuportahan yung crypto dito. Pero si virtual asset providers, yun po ang kanilang tatargetin dyan. Okay, cryptocurrencies in the Philippines are classified as digital or virtual assets. So, hindi cryptocurrencies, no? Gagawin nilang digital or virtual assets yung pangalan kasi yun daw talaga ang tawag dito. BSP data showed transaction in virtual currency including cryptocurrency surged by 71% to 105 billion in the first semester of 2021. So, ito yung report. And makikita natin guys, no, na talagang hindi po nila papalusutin yan. So, kita nyo guys, no? Parang ayaw nila sa cryptocurrencies kasi parang, ayun nga, lukuhan lang daw yan. And hindi daw yan makakapag-add value, no? Sa economics, sa ekonomiya, yun ang sinasabi nila. So, hindi nila papakailaman si cryptocurrencies. Pero, kita nyo guys, no? Napapansin nila na maraming gumagamit ng crypto. Okay, so, ang magiging solusyon nila, ay nga, hindi pa kailaman si crypto, pero si service provider, yun ang tatargetin para, of course, no, makakuha ng lisensya sa kanila at malagyan nila ng tax. So, the bottom line is still, they need cryptocurrencies pa rin, no? They need yung mga gumagamit pa rin ng cryptocurrencies dito sa Pilipinas. Kasi kung wala namang users ng cryptocurrencies sa Pilipinas, eh hindi na kailangan ng virtual assets providers, no, like Binance, hindi na kailangan yan dito sa Pilipinas kasi wala namang mga users ng cryptocurrencies. Pero since marami, tingnan mo, billion guys, billion ang transactions na nangyari or nagawa dito sa Pilipinas. So, sino ba namang hindi maghahabol dyan? Ang laking tax yan pag nilagyan ng tax yan. Okay, so medyo nakakalito lang yung mga statement nila na ayaw nila sa crypto pero nakikita nila nandun yung pera sa cryptocurrencies, which is nandun nga yung tax din na kailangan nila. So the BSP is, ito pa guys, no, nakakatawa. The BSP is currently working on a pilot project that will test use of wholesale central bank digital currency for large value financial transactions among selected financial institutions. So, magagawa din sila ng sarili nilang crypto. Hindi lang nila tatawagin crypto nga lang, no? Tatawagin nilang digital currency. CBDC po ang tawag sa kanila. So, ayun ko lang, no? Parang di ko gets ang pinaka-main nila, no? Pinaka-punto nila. Pero, still, kahit ayaw nila sa crypto, no? Kinukuha pa rin naman nila yung concept ng crypto. Okay, ganun din naman ang sitwasyon. And, pero ayun nga guys, no, syempre, hindi natin may halong politika naman talaga yan pagdating na sa mga mataas na posisyon. Pero ang good news is still nga, no, they are open dun na lagyan ng lisensya o they are requiring na magkaroon ng lisensya yung mga service providers dito sa Pilipinas, which is isa nga dun si Binance, no, and, we could expect, no, na feeling ko mareregulate yan or magkakaroon ng lisensya yan
dito sa Pilipinas si Binance. Okay, because of this news. Alright, so ito lang gusto ko i-share guys, you know, and ewan ko lang, no, ano po yung mga suggestions nito, ano mga ideas nito or comments, no. So, bahala na po kayo guys, pero para sa akin, wala na dapat ikatakot yung mga nag-crypto kasi kahit anong gawin nila, wala naman talaga silang magagawa dyan. Alright, so ito lang gusto ko i-share guys, maraming salamat, and God bless po sa ating lahat.